sa Gatcras Food House. Ito yung lugar nila. Tapos Manong, ito yung sa Gatcras, ano? Yan daw yung sa Gatcras. The Smiling Chef. Food House, puro antiques dito eh. Nakakatawa. Teka, lapit tayo. Galing nito, jeep. Ito asayero, miniature jeep. Ang gara, ano? Galing. Galing. Gulong niya goma. Wooden na horse, tumba-tumba. Antique na yan eh. Tignan niyo yung kahoy, luman-luma na. Antik na bisikleta oh, gamit pa yata yan nung World War II. Ginawa na lang pang dekorasyon ngayon. Ang galing ano. Kunan natin ang 360 view, yung dining area. Ang ganda tignan ano, puro natural na kahoy. Mga nanggaling siguro sa Benguet yung mga kahoy na ginamit dito. Mukhang masarap kumain. At bukas nila eh, adapt at gamit ko dito. Ito yung sa Gatcras. Mga seedling. Ay, second floor niyan, puro antiques daw eh. Panikin natin. Eating with my family and friends at sa Gatcras Food House makes me happy. Okay. Carabao fries. Ay, Carabao shawarma. Carabao burger. Okay. Tara, puntahan natin kung ano ang merong makikita sa antique room. Ang galing nito, oh. Sinaunang lantern na ang gamit ay karburo. Naalala ko nung bata ako, tuwing summer, nagbabakasyon kami sa bahay ng lola ko, ganitong ganito. Mga bahay probinsya nung araw, usong-uso yung ganitong kortina, yung gawa sa beads. Tignan nyo, lumang TV, Zenith yata ang tatak, gumagana pa kaya? Try natin, subukan natin. Uy, plantsahang gawa sa kahoy. Si Lola may ganito noong araw. Uy, mga antique na World War II, oh, gamit ng sundalo. Oh. Kantin, mess kit, helmet. Plantsang diuling. Oh. Ganito magplantsa noong araw. Eh. Ang tagal ko nang hindi nakakita nito. Ah. Uy, antik na banjo. Ang galing. Ito ko ito, oh, mga partition na gawa sa frosted glass. Ang ganda. Hay ni Lola, may altar din ni Mama Mary na ganito. Naalala ko, tuwing alas 6, sama-sama kaming pagdadasalin ni Lola ng rosaryo. Doon sa lumang bahay, may malaki rin bintanang ganito. Bata pa ako, pag gabi na, nakatitig lang ako dyan. Hindi ako makatulog kasi baka may kapiling lumabas na may malaking tabako. Antik na banga, oh. Ganyan ang water dispenser nung araw. Oh, eto naman, antik na lampara.
silipin natin sa bintana kung anong makikita. Itong papuntang kaliwa, pabalik ito ng San Juan, La Union. Pag kumanang ka naman, papunta na ito papuntang Baguio. Ang galing nito, frame ito ng lumang piano eh. Uy, ang tagal ko nang hindi nakakita nito ah. Antik na gilingan ng yelo para magamit sa halo-halo. Upland brown rice, masarap ito, mag-uuwi ako nito sa bahay. Mga kahoy na ginamit nila o lumang-luma na, siguro daan taon na ang edad nito. Ito, in order natin, vegetarian pizza ng sagat crust. Tignan natin. Yan, tinusta na. Mas tustado na. Tignan natin. Tignan natin. Eh, mas tostado na yung ilalim mo. Mas nag-brown na. Maillard reaction. Tignan natin kung mas sumarap. Mas sumarap. Mainit yung keso. Melted yung keso. Mainit. Tostado yung ilalim, malutong. Kakagat ulit tayo ah. Mas tostado na, mas masarap. Mas masarap. Kagat ulit tayo ng crust niya malutong. Ang laki ng in-improve, 100%. Iba talaga ang pizza pag tostado ang crust at malutong. Sarap. Isa pa. Iba pa tayo. Yung may likod, oh. Diba, laking improvement kanina. Kanina malambot eh, ngayon malutong na. Lagyan natin ng hot sauce. With hot sauce, tikman uli natin. Panalo. Pansubo. Ang laki ng nilutong. No? Nag-brown na yung crust. So, pansubo. Last piece ng crusty pizza. Yan ulit natin, hot sauce. Ito kumanghang.
Sarap talaga pag malutong. Ubus na. Last bite. Vegetarian pizza. Ang datong. Ang sarap. Simot na. Tayo kumain. Salamat sa Sagat Crust. Ito yung lugar nila. Parang in between siya ng ano eh. Ang National Highway yung galing Agoo papuntang Baguio. So, pag madaanan nyo ito, try to visit the place. Subukan nyo yung mga pizza nila. Tapos meron din sila mga Carabao Shawarma sa Carabao Burger. Enjoy! Papalik tayo ng Baguio. Galing tayong Pugo. Ang papunat ng Rosario, pabalik ng Rosario. Ito, papanik na ng Baguio. Woohoo! Road trip tayo sa Baguio. Maghanap tayo ng magagawa dun. Maghanap tayo ng mga cool na makainan. So, mamaya uli. Pag meron tayo nakita ng mga interesting na mahihintuan. In a while. Tunnel at ilaw sa dulo daw nito yung ano eh tubagyo na kainan ng papaitan. Try nating hanapin. Napanood ko dati yun eh kay Headboy first time. Pinapanood ko lagi yung moto vlogger na yun eh kasi nakakatuwa siya, gumawa ng story yan. Magaling mag-edit yun. So ayun, nakita ko na yung tubagyo na lagpasan natin. Mag-U-turn ako ha. Hanap lang ako ng safe na U-turn. Balik tayo doon, tikman natin yung papaya. Kasi nasa tubagyo, Tubagyo Eatery and Sari-Sari Store. Masarap daw ang papaitan dyan. So let's try.